entrepreneur, ano ang nangyari? Ang town and country ay sinasabing isa sa pinakamagandang subdivision sa buong bayan ng Marilao at ganun din sa buong probinsya ng Bulacan. At ito ay makikita sa mga larawan na ating nakalap. At mismo ang inyong lingkod ay makakapagpatunay sa taglay na ganda nito. Saglit nating pagmasdan ang kanyang angking kagandahan. Ito ay tinuturing na isa sa pinakamaganda at hinahangaang subdivision. Kaya nga siguro nakakabit dito ang salitang executive village. At may mga naninirahang prominenteng tao mula sa mataas na sektor ng lipunan. Ngunit kung ating ikukumpara ay para siyang isang nilalang na kamangha-mangha at kaakit-akit ang angking kagandahan. Pero kung makikilala mo siya ng lubos, ay malulungkot ka. Dahil sa kabila pala ng kagandahang taglay, ay mayroon siyang itinatagong karamdaman. Na kung hindi malulunasan, ay tuluyang magiging isang malalang sakit na wala ng kagalingan. Pasukin natin ang kanyang kalooban at alamin ang tunay na kalagayan niya. Phase 1. Dito sa Phase 1 ay wala kang mababanaag na anumang kapintasan. Halos perpekto at parang ang tanging masasabi mo lang ay napakaganda ng lugar na ito. Andito kasi lahat halos ng naglalakihang puno na nakahilera sa magkabilang panig ng kalye na parang nakikipagpaligsahan ng ganda sa mga naglalakihang bahay ng mga prominenteng individual. Kaya nga ba ang kahabaan ng Nara Road ay tinaguri ang Millionaire's Row? Dahil para ka nga namang nasa isang lugar ng mga mayayaman lamang. Dito rin matatagpuan ang magandang kapilya na napakalamig sa loob, lalo na pag malapit na ang araw ng Kapaskuhan. At ito ay dahil sa mga nakalagay na aircon na hindi lang isa, kundi tatlong malalaking aparato. Tunay na napakaganda ng town and country, kung phase 1 lang. Dumako naman tayo sa phase 2. Ito ay isang napakaliit na bahagi lamang ng town. Ngunit kung ikaw ay hindi taga rito, ay hindi mo aakalain na ito pala ay isang lugar na nasasakupan pa rin ng town. Dito ay mararamdaman mo na ang sintomas ng kanyang karamdaman dahil sa mga sirang kalye at madilim na lugar. At kung pagmamasdan mong mabuti ang kapaligiran, ay para bang siya ay hindi na inalagaan. At para bang dito pa lang ay makikita mo na ang sintomas ng kanyang sakit.
Punta naman tayo sa pastry. Gas, oh my God, kung sosyal ang magsasalita. Diyos ko po, ano ang nangyari kung ordinaryong tao ang bibigkas? Pinapatawa ko lang kayo. Pero ang katotohanan, kung manggagaling sa isang magulang ang magsasalita, ay ito ang mga katagang kanyang bibitawan. Panginoon, ano ang nangyari sa anak ko? Maawa ka, iligtas mo po siya. Ang Town and Country, kabilang ang pastry, ay parang isang magandang nilalang na may malubhang karamdaman. Hindi ko mahagilap ang tamang salita para ilarawan ang kanyang kaanyuan. Panoorin na lang natin ito. July 18 ngayon. July 18, alas 9 ng umaga. Andito kami ngayon sa pastry. Ito ang itsura ng pastry ngayon. Nakakaawa. Tapas ba ito? At ano? Ito, dati, huwag ito pwes ha. Dati nakikita ko ni... Tuloy-tuloy lang yung pagtatrabaho natin. Ito ang itsura ng pastry ngayon talaga. Pastry ito eh, no? Dao. Ito, ito. Ayan. Dao. Record ka dati. Ayun. Dao corner mahogany. So, ito ang itsura. Ito yung bahay ni Jesse. Ayan. Ito yung araw-araw na pinagtitiisan ang ating ano, naging gubat.
May garahe na. Pero hindi pa pumapasok sa bahay. Yung sa'yo. Ega, yung sa'yo. Gaano kalalim? Malapit na sa tuhod. Saan kang street? Canary Street. Canary Street, Phase 5. Bays, anong street yung sa inyo? Condor. Condor Street, Phase 5. Ang tanong, Bays, nakaupo ka ngayon eh. May solusyon pa ba? May solusyon. Yun, ang magandang marinig. Eh, kailan, ano kaya yun? Kailan kaya tayo kikilos para doon sa solusyon na yun? Siguro, pag nagkaroon kami ng meeting, i-address natin yung issue ko sa Phase 5. Hindi na kasi napag-uusapan sa ngayon. Pero ito naman, hindi naman to payag namang katotohanan na baha eh. Hindi naman to naitatago. Sige, aasahan namin. Kasi sayang naman yung maliit na bahay namin, Bays, eh. Wala na kaming pampagawa. At antindi na ng tirik ng araw. Ayan. Ayan, kung nakikita nyo, ayan yung araw, ang tindi ng tirik. Pero, lubog sa baha ang Phase 5. Ang tanong ko ay, kaya pa ba nating iligtas ang town and country? O tuluyan na lang natin itong tatalikuran?